Doctor po sa ating lahat. Yan. For today's video, pumunta kami sa old na simbahan sa San Pascual at ipapasyal ko po kayo doon. Kaya, tara. Tapahan niyo po. Doon ako sa labas at exactly 12 PM po ang alis namin. At ito yung ano ko, mga kasama ko na aking kaibigan matagal na. At ito po siya, si Badyaw. Yan yung alaga kong si Badyaw, guys. Yan. Palanggang palangga, ginako na siya. Bali, hinihintay ko pa yung kasama ko, guys. Andun, nagli-lipstick po kasi siya. Ayan, babae po kasi siya. Akala niya kasi party yung pupuntahan namin. Pero sa totoo lang, simbahan lang naman ang pupuntahan namin. Abangan nyo, guys, kasi isa yun sa pinaka-legendary na simbahan dito sa buong Pilipinas. Whew! Excited ako. 1 hour later. Pupunta na kami. Ayan, sama kayo sa biyahe naming dalawa. Naka-lipstick na siya, guys, oh. Nice. So, and guys, pupunta na kami doon sa simbahan, San Pascual. Yan, sa mismong munisipyo po. Nandun po yung old church na sinasabi ko. At yung driver ko po, guys, babae. Iba na po ngayon, babae na yung driver. Diba, ang ganda niya. Medyo, napapractice rin siya mag-drive, guys. Kaya, dandan lang muna kami. So guys, may ano lang kami, may 7 kilometer yung tatakbuhin namin. Tsaka may 15 minutes kami bago makarating doon. Yung driver ko, baguhan lang, so aabot kami ng 5 oras. Ah, ganda ng driver ko, guys, no? So guys, oh. Wow, diba ganda? Huwag ka tumingin sa camera, baka mabangka tayo. Yan ka lang. Ganda ng lipsa, kulay pula. So, dito na kami sa gasoline station. Kailangan namin magpagasolina, guys, para hindi mabitin yung ride namin. Ah, ni Basixia. So, yun, na full tank na si Badyaw, ang aking baby. Yan. Palakas ka. Tsaka yung driver chicks pa. Ah, ginaganahan talaga yung ano ko, yung alaga ko dito. What? Bro, what are you talking about, man? Ito po. Yan. Ginaganaan siya mag-drive, guys. Gawa ng chicks yung kasama niya. So, bali guys. Ako na naman mag-drive, no? Siya naman yung angkas. Ayan. Nasaan ka na? Grabe. Ganda talaga. Yay! Kurog! Kurog ang video. Yan! Ayos ang video. One minute, 37 seconds later. Ayun po, nandito na po kami sa bahay ng San Pascual. No? Kung makakita nyo po, yan po yung isa sa pinakamatandang bahay dito sa San Pascual. Tinatawag siyang old house. Marami ding nakapaloob sa kanila ng mga antique na bagay. And then now, we proceed na sa ating inaabangan. At ito po yung old church na sinasabi ko. Bali, ano po na siya? 15th century na po siya nag-i-exist dito sa Pilipinas. Ayan, siya po yung simbahan ng San Pascual. So bali, makita nyo pala sa likod niyan, guys, yung mga imahe. Tsaka yung mga padel po yan, guys, medyo ano na rin, medyo old na rin. So yung mga nasa likod, medyo old na rin. Patay yung salita, old na rin. Yan, di ba? Ganda. Yung mga simento nila, guys, pang sinaunang panahon pa talaga. At umikot ako sa likod para magpaalam kung pwede pumasok. Yan. Sobrang ganda, di ba? At ito mo pa po, ito po pula si ano, si San Pascual Bailon o San Pascual Bailon, ang Bailon ng San Pascual. Yan, guys. At ako naman, pa-relax, relax lang. Pa-chill, chills lang ang pig. And then, pumasok na ako, guys, sa simbahan. At ito po siya.
Yan. Napakalawak na simbahan, guys. At napakaganda. Tingnan nyo naman ang kulay. Parang gold. At may mga upuan na sinaunang panahon pa. Tsaka yung pader nila, guys, kung mapapansin nyo, parang sinaunang panahon pa rin. Tsaka imagine nyo lang, guys, nung unang panahon, yung ginagawa nilang pandikit. Yun yung ano, itlog. White egg ng isang itlog. Yan. At makikita nyo sa may gilid, guys, yung parang may pader. Kanina, yun yung ano, libingan ng mga pare. Nung unang panahon. Ang kisame, guys, medyo pinalitan na rin gawa ng medyo matagal na rin. Pero yung pader, guys, ano pa talaga siya? Yung parang old pa talaga siya. Sobrang lawak nila. Tsaka, chat pala, guys, may ililibing ngayong araw. So, hindi ko lang alam. Bibindisyonan yata. Kaya maraming preparation nakaabang yan sa may simbahan. Tingnan nyo, guys, kung gano'n sila kaganda. Oh. Napakatahimik. Marami ng kinasal dito, guys. Marami na rin kahiwalay. Ayan, pero marami na rin nagkabuo ng pamilya dahil sa simbahan na to. Siguro na sa mga itlog pa lang ako nandito na tong simbahan na to. Hindi ko na binili lang yung upuan. Pero sobrang lawak niya, guys. At syempre ako, tahimik na ipimik. Siyempre bigay pugay kasi tahanan to ng ating takilang ama. May microphone na rin, guys, para sa pare. Ayan, hindi ako pumasok sa loob, guys. Gusto ko sanang i-video yung ano, yung old kasuotan ng mga pare, guys, nung sinaunang panahon kasi naka-preserve yun sa may kilid, sa may parang kwarto nila. So hindi ko na pinuntuhan gawa ng sirado at nakalock. So ang ginawa ko, umupo lang ako at nag-video na lang sa loob. Tingnan nyo, guys, napakaganda yung parang nasa paraiso kapag pumasok ka sa loob ng simbahan. Ayan, umikot-ikot na ako dyan, guys. And wala pang tao gawa ng yung ano pa, guys, yung parang may patay pa doon pa sa kabila. Parang nagpro-preparation pa sila papunta sa simbahan. So kaya naman, lumabas muna ako ng saglit. Kasi naman pumunta na sila dyan, nakarating na sila dyan, marami ng tao, kaya umalis na lang ako. At doon ako sa likod at nagsimula na ako, nagmuni-muni na ako dyan. Kumbali, guys, umalis na pala ako dun gawa ng ano pa pala, may patay po pala na i-ano sa simbahan, yung parang bibitisyon ng simbahan. Ayan po, at ito po sila, yung mga tao nandun po. So, nandun na po sa loob. Ayan, kaya umalis na po ako para big respect na rin po sa patay. Ayan. Nandito ako sa Manas My Garden. At pupunta ako sa munisipyo, guys, para ipakita din sa inyo kung anong klase ng munisipyo ang meron sa Pasko. Ayan po. Ganda ng simbahan. Promise. Sobrang ganda niya, guys. Oo, oh, sobrang ganda talaga ng simbahan, guys. At ito pa lang simbahan, guys. Ano pa to? Yung panahon pa ni Legazpi. Sa 15th century pa siya. So, isa siya sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Pangalawa sa pinakamatandang simbahan pala. Kasi yung una nasa Cebu. So, isa yung pangalawa sa pinakamatandang simbahan. Yun ang pagkakalam ko. Search nyo lang kung mali ako. At ito pala yung munisipyo namin, guys. Kung mapapansin nyo, yung munisipyo namin medyo old na rin. Kasi nakabase yun sa parang sinaunang mga bahay na rin. Kaya naman, pupunta ko sa taas. Pero bago yan, so bumili muna ako ng maduya para na mapag-stack. At naglalawin ako dyan. Sarap ng maruya, guys. Ito pala yung daanan sa taas. Umakyat na pala ako sa taas. Ito yung munisipyo namin. Kung mapansin nyo, old fashion na rin siya. Pero pinreserve lang nila para maging maayos din. At ang isa pang nakakamanga dito, guys, tanaw mo yung ano, yung parang nasa baba. Kung ikaw yung mayor, yung opisina niya, guys, nandun sa dulo sa munisipyo, pinakataas. Tsaka tanaw niya yung ano, parang nasa baba. Parang tanaw niya yung nasa sakupan niya. Yan yung munisipyo, guys. Oh. Yung may bintana niya, guys, may plug. Yan yung opisina ng mayor namin. Yan, tanaw na tanaw yung ano, yung baba. At nasa harap ako. Tingnan yung baba, guys. Oh. Dati, guys, bali puno ng dagat yan dyan. Tapos walang mga bahay. So, nag-develop na rin. Nilagyan ng mga bato, buhangin, tsaka tinayuan ng mga bahay. At naging lunsod na rin. One minute, 37 seconds later. So, yun, guys, bali, uuwi na pala ako. Ayan. Kaya kasi medyo maambon na, guys. So, I hope nag-enjoy po kayo sa aking vlog ngayong araw. At ito may pasalubong ako kay mama, isang maduya. Binili ko rin siya para hindi siya magalit kasi binigyan ako ng pangkasugina. So, salamat, maraming salamat po sa panonood.
Shout out mo pa pala kay ano, kay Tita Karin, kay Tita Jaina. Yan, kay May June, Sir Gabo, sa lahat na nanood, all Boreas Vlogger, maraming maraming salamat po sa suporta. I hope nag-enjoy kayo at patuloy kayo mag-support sa channel na to. And I hope na rin mo dumami yung ano ko, views tsaka subscriber para makasawad na rin. At dito na tapusin guys, salamat ng marami. At ito uli is Kuya Kim nagsasabing, God is always good.